morning, everyone. Happy Sunday. So welcome to the Devonian Garden. So dito lang po yan sana sa downtown Calgary. At syempre kung magsisitrain kayo, nasa 4th Street yan. Makikita nyo dun sa taas. Tapos may ano, may nagraragas ang tubig galing dito sa ano, sa wall niya. Kaya yung parang mga plants dito madaling mabuhay. So hanggang doon pa yan, doon sa dulo doon. So pupunta tayo doon mamaya-maya. Dito muna tayo sa unang area dito sa Devonian Garden. So mostly nagre-relax lang. Nagre-relax. Way back 10 years ago or 15 years ago, narito rin ako. Pero parang mas marami yatang mga halaman long time ago kaysa sa ngayon. Sarap mag-relax kasi syempre green na green. Yan. Yung mga tao kumakain, nagbe-break, lunch time na. So yan, nagbe-lunch. Tayo dito banda. So, may small pond rin dito. So, tingnan natin kung ano makikita natin dito. May mga goldfish sila. Mga goldfish. Hindi ganong marami. Nabibilang mo lang sa mga daliri mo. Pero, ayan. Katamtama lang yung laki. Actually, magandang idea to kung meron kang maliit na lote sa inyong bahay. No? Gawa ka ng sariling park mo. So, ayan. Parang mini swimming pool with golden fish in it. Itong mga nag-aalaga. Ito mga ba yan? Alaga sila. So, ikot-ikot muna tayo. And dun sa area na yun, meron pa ulit na ano, na mga group of sculpture. Yung mga mask din. So, tingnan natin ulit. Lalapitan natin para makita natin eksakto kung ano yung mga itsura. Dito sa area naman na to, na dito yung ano, neon photo. So kung mapapansin nyo yung maliit na greenish na yan, yan yung sinasabi rito. So kung mapapansin nyo rito, may mga dot dito. So kung ikaw ay may kapansanan, like blind, so ito yung kanyang description, mababasa nyo rito. Siyempre sasalatin nyo yan para marami nyo eksakto kung ano yung sinasabi rito. So sabi nyo kasi neon photos means lover of trees. Ayan. Ayan siya.
O, meron din puno ng talisa yata dito. Talisa yata to, yun. Ano. Malaki na rin siya, oh. Mga almost 10 feet na rin. 10 to 12. 10, I think more than let's say maximum 15 feet. Yan. Kasi 10 feet medyo mababa-baba pa ng konti. Ano, ito yung mga halaman dito. Alright, yan. Shout out pala sa aking mga viewers na walang sawang nanonood ng aking walk-tour video. Yan. Especially doon sa mga bago at mga nagsasabi ba na, oh, I already watched your video. So, it's very clear. Ayan. I think yun na lang ang pwede nating ipagmalaki yung maganda yung ating ano video, kasi honestly talaga gusto ko talaga sa video ko parang reality time, yung parang reality video. So, but not only for individual person. Siyempre mas maganda pa rin kung nakikita nyo kung ano yung what exactly looks dito sa Calgary, no? At kung ano yung tunay na nangyayari, especially mga weather. Yan, na-miss ako dyan kasi nga misa lang naman yan na mangyari rito sa ano, sa Calgary. So meron ditong parang ano, parang pine tree ba ito? Parang ano, parang dates, puno ng dates, pero naninilaw na. Mukhang hindi yata nakasurvive ito. Dito naman sa area na ito, ano, parang mga balete. Medyo nakat na siya ng maayos. Ay, nakalagay siya sa isang malaking pot. So. Maganda yung pagka-trim sa kanya. Kaya parang yung attention sa kanya madali siyang makita. At saka yung pinaglagyan sa kanya mukhang maganda kasi unang-una sunny, tapos yung weather dito medyo warm ng konti kaya parang maganda tingnan. Ayan. Pwede marami pa dito sa baba, hindi ko lang alam kung ano meron pa rito. Titingnan natin yan mamaya. Ano pala to? Pwede pala mag-relax dito. Ayan o. Baba tayo. Kung gusto nyo nga mag-coffee, pwede rito. Ayan o. At merong syempre yung mga sightseeing dito, yung mga building rin dito sa gilid niya. Naalala ko yata way back 2006 2007 ako nakapunta rito. So sobrang tagal na. Nung unang dating ko dito sa Calgary, so ito agad yung pinuntahan namin yung misis. Parang nag-explore agad kami kung anong meron sa downtown. So ito yung una namin pinuntahan kasi nga nasa loob lang. So kahit winter, kahit nag-yelo sa labas, so pwede ko rito mag-relax.
Nandun sila, nagpe-prepare na sila ng maupo, ano. Tingin ulit tayo dito. Yan. So, since nung pandemic nag-start, siguro naglagay na sila ng mga mark dito. Ayan, kasi itong area na to, sabi, one way. Kaya siguro pupunta ulit tayo doon, tapos babalik ulit tayo para makita lang natin kung anong itsura ng Devonian Garden na to. Tingnan nyo naman dito, oh, yung ano ba to? Yung ating ano, anahaw. Ano, anahaw ba to? O anong ano, yung ginagamit natin sa ano? Sa mga bayong. Yan ito. Yan yung ginagamit. Pero parang yellowish na siya, eh. Ano. Samantarang sa atin, hindi pinapansin to. Pero dito, tingnan nyo naman. Diba? Talagang nilagay pa nila sa magandang pots. So, kung napapansin nyo, meron pa rin itong mga, ano, mga mark nung distance, nung distancing, kasi siyempre applicable pa rin yan hanggang yung pandemic hindi pa rin napupuksa. Ito. Ito nga, nakakalat lang to sa atin sa Pilipinas, eh. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Ano ba tawag dito? Pako? Pako ba to? Ayan. Oh, nakakalat lang to sa Pilipinas, pero tingnan nyo rito. Honestly, yung mga mall dito, yung mga mall, yung mga individual na bahay, they spend more than, I think, expecting ko mga siguro mga siguro ang isang individual na bahay, at least they spend like $1,000 to $2,000 para lang mapaganda yung kanilang bakuran. Yung mga building na ganito, nag-i-spend sila ng ano, ng sobrang laking pera para lang mapaganda yung isang building. Kahit dun sa hospital, it takes at least $5,000 to $10,000 para lang gumanda yung surroundings ng hospital. And then it takes only 90 to 120 days na gagamitin yung mga halaman, tapos kukunin ulit. Halinaw, oh. So, itong puno na to is screw pine. Ayan. Sabi dito, this palm like a tree has large roots that surround and support the trunk above the ground. Ayan. Wala yung mga fish ngayon dito. Dati may mga fish dito, eh.
So dito sa Devonian Garden meron ding ano, kids park, ayan. Itong playground na to, open na sa mga bata. Pero ano pa rin to? Sa tingin ko hindi pa rin maganda kasi yung pandemic ba. Hindi naman nila alam dyan kung sino. Although kung nag-check sila sa baba, pero kung hindi sila nag-check, I think siguro ito. This is one of the sculptures too. Kailan ko yata dali dito. Punta tayo dun sa kabila. So, punta tayo dito. Ah, ito may mga malalaking fish pala rito. Ano? Ay, mga magin ako ay doon. Kikinig yan. Malaking fish oh. Floating yung plants na yun parang kawayan ang dating yun katawa tingnan. Wala pa sila lahat yung mga bata nag-enjoy humingin ng mga malalaking fish. So mostly yung mga makikita natin mga halaman dito sa Devonian Garden, parang same as lang sa Pilipinas, no? Ayan. Parang sa Pilipinas lang rin yan. Ito mostly nakikita natin sa Pilipinas sa mga bakura natin. Pati na ito. Ayan. Pampunong ito. Okay sana nung pumunta sa food court pero hindi na tayo didiretso doon kasi may mga security guard doon, baka bawal din na kumuha ng mga video. So hanggang dito lang tayo. Ayan. Ayan, thank you again for watching at lilipat ulit tayo ng scene para makakuha tayo ng magandang video. So, ayan, till next time mga idol. Welcome ulit dito sa Devonian Garden.